si Jesucristo'y nabuhay na naik sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol. Sa pagmamalasakit niya para sa amin, kami naway marapatin mong mapabilang sa iyong mga hinirang na magkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot sa kapalaran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan ng sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag ng tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya,
dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasama-sama namin sa buong panahon na kipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit, pumili sila ng dalawang lalaki, si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinagurian ding Husto, at sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya." Nagpalabunutan sila, at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal." Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon't magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ko ang Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Wala ang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon.
Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga minamahal, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong ika-limang linggo sa Pasko ng Pagkabuhay, ating nalapakinggan ang ebanghelyong ito tungkol sa pag-ibig. Ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Matias, no, isa sa mga alagad ng ating Panginoon. Siya ang pumalit kay Judas Iscariote. No, nagbunutan, napakinggan natin sa ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol kung paano naging apostol si San Matias. Kaya po mga kapatid, napakagandang pagnilayan na ang pagiging disipulo, apostol ng ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay, hindi ito naging madali. Halos silang lahat ay namatay na martir. Halos silang lahat ay namatay na talagang hindi itinanggi ang kanilang pagsunod sa Diyos. Hanggang kamatayan, nanatili silang apostol, hanggang kamatayan, naniwala sila na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya alam po ninyo, yung pag-ibig na sinasabi sa ating Ebanghelyo, hindi ito yung pag-ibig na sa una ay pakikiligin ka. Sa una lamang maganda. Sa una lamang maginhawa. Yung pag-ibig na sinasabi sa ating Ebanghelyo, dapat hanggang huli, hanggang dulo, mapatunayan na ikaw ay nagmamahal. Bilang mga Kristiyano, tayo ay hindi makaiiwas sa pagmamahal. Bilang mga Kristiyano, tatak natin bilang mga anak ng Diyos ang magmahal. Kapag hindi tayo marunong magmahal, baka hindi tayo Kristiyano. Baka questionable yung ating pagiging Kristiyano. Baka yung ating pagka-Kristiyano hanggang sa una lamang. At pagdating sa duloy, itatanggi na natin na tayo yung mga lingkod ng Diyos. Yung pagsunod sa ating Panginoon ay hindi madaling gampanan. Marami sa atin ang gustong pumunta sa langit. Kapag tayo nawala na sa mundong ito, inaasam-asam natin na mapunta sa langit, pero wala sa atin ang gustong mauna. Hanggang taas lamang tayo ng kamay kapag tayo tinanong. Ngunit kapag tayo tinanong kung sinong gustong mauna, nagbababaan ang ating mga kamay. Naduduwag tayo. Pero yun yung ating tunay na tahanan. Yun yung ating tunay na bahay. Yun ang inihanda ng Diyos para sa atin. At yun ay makakamit lamang natin kung ang ating puso ay pag-ibig ang nananahan. Kung ang ating puso ay walang ibang laman kundi pag-ibig. Pag-ibig na hanggang sa duloy makikita. Kaya alam po ninyo, yung pagsunod sa ating Panginoong Hesus, yung pagiging disipulo, pagiging alagad, naku, eh hindi, ito po ay hindi lamang para sa aming mga pari. Ito rin po ay para sa inyo. Mula nang tanggapin natin ang sakramento ng binyag, yung paanyayang maging alagad tayo ng Diyos ay naroon na. Alam ng Diyos ang ating paglalakbay sa buhay na ito. At wala dapat tayong ibang naisin
kundi ang makasama siya. At kung nais natin siyang makasama hanggang dulo, dapat marunong tayong magmahal. Marunong tayong umunawa. Nasabihin natin, Father, ang hirap magmahal. Di ako pinapansin. Di ako pinapahalagahan. Samantalang lahat ibinibigay ko na. Sa mga pagkakataon na tayo'y nagmamahal at hindi tayo pinapansin at tayo nasusugatan sa ating pagmamahal, iyon ay dapat hindi ikahiya. Yung sugat na bunga ng pag-ibig, hindi dapat ikahiya. Dapat ipakita. Dapat ipagmalaki. Sapagkat yung sugat na iyon, magpapaalala sa atin na yung ating pag-ibig ay hindi lamang nagpapakilig. Nag-aalay pa ng buong sarili. Nag-aalay pa ng buhay. Kahit sa mga taong hindi ka mahal-mahal, kahit sa mga taong walang pakialam, handa nating ialay ang ating sarili sapagkat una at higit sa lahat, tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y mga Kristiyano, tayo'y mga alagad ni Jesus. Kaya magandang tanungin natin ating mga sarili, hanggang saan ang ating kayang isakripisyo para sa pagmamahal? Hanggang saan ang aking kayang ibigay sa ngalan ng pag-ibig? Eh minsan nga po, pag malakas lamang ang ulan, hindi na makapagtungo ang simbahan. Malakas lamang ang ulan, ayun ang bumangon sa higaan para magsimba. Samantalang yung iba, nauna sa atin, nagpunla ng ating pananampalataya gaya ng mga apostol, inialay ang buhay para sa ating pananampalataya. Sapagkat na ating ine-enjoy ngayon, tanungin natin ating mga sarili sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito. Kung hanggang saan at ano yung ating kayang isakripisyo para sa pag-ibig, para sa pagmamahal. Ako ba ay gaya ni Jesus na tinubos hindi lamang ang kasalanan ng mga matuwid, kundi pati kasalanan ng mga masasama? Ako ba ay tulad ng mga alagad na hanggang huli ng aking buhay, hindi ko itatanggi ang aking Panginoon? Ako ba ay marunong magmahal? Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayani, ito din ay tumahimik na ang puun ay tumindin bilang hukom natin. Alleluia, 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 alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayong kapistahan ni San Matias.
Pakundangan dito, pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang. Sa pagkapanatili ng iyong pagmamahal na di magbawakas kahit kailan, kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan sa paumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa mala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapal at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa na aming Papa Francisco na aming Papa. Gilbert na aming obispo, lahat ng mga relihiyoso, lahat ng mga misyonero at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ina ng Diyos, si San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, si San Matias,
at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng managagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kami malalakbay sa Kanya'y dumudulong. Si Jesus lamang ang tangi naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinukong. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Purin ka, Diyos amang lumikha ng lahat, ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka, Diyos amang mapagmahal, sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Di man karapat-dapat kami malalakbay, tanggapin mo ang aming payag na sa panalangin ng aming Reyna at Ina. Dalhin kami kay Jesus ang aming buhay. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ang iyong angkan ay lagi mong pinapagsalo
sa banal na pakikinabang bilang tugon sa pagdalangin ni San Matias para sa aming kapakanan, marapatin mong mabunot naming kapalaran ang pamumuhay kapiling ang mga banal sa iyong kaliwanagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT o St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation, tayo po ay magkakaroon ng free legal consultation sa darating na May 19, Araw ng Linggo, sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya. Ikalima, sa darating na June 15, ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion para sa mga batang nasa Grade 4 at sa mga na nagnanais makatanggap na komunyon, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal.
upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Bagong pagbabasbas, mga kapatid, ating kilalanin ang nakasama rin sa pagdiriwang ng Banal na Misa, si Father Edward, member ng Society of St. Paul. Noong nakaraang linggo ay ating pinagdiwang ang pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Kalinsabi nito ang World Communication Sunday. At ang Pauline Family, isa sa kanilang ministry ang social communication, pagkapalaganap na mabuting balita sa pamamagitan ng social communication. So ipag-asal natin sila na maging matatag sa kanilang gawain upang ang Diyos ay laging maparangalan sa ating buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng ating hari at manunubong.